Muntik na raw maiyak si Pael doon ayon sa kanya. Siya yata ay narinig umiiyak dyan eh. Siya ba yun? May ngumungoy-ngoy eh. Ito raw eh, nung mabalitaan niya itong lumutang na mga testigo na nagsasabing sila'y nagbayad ho para sa kalayaan ng isang preso. At marami daw po yan. Naiyak daw siya na ganyan pala nangyayari. Tell it to the Marines. Diba Marines siya dati? O yan ha, mga kaibigan. Ito na ho. Naglalabasan na ang mga katarantaduhan sa likod ng pagpapalaya doon po sa mga convict na ang kaso ay heinous crime. At meron pang mga raw, yun daw sinasabing mga involved sa droga na tumistigo labang kay Dilima. Ito pala eh, wala na sa Muntinlupa. Yan daw po eh, nasa custody na ng Philippine Samba, sa Marines. Philippine Marines. Sa detention cell ng Philippine Marines. Nang walang court order. Eh siyempre, pag maglalabas ka ng preso dyan, eh merong order ng korte yan. Kahit saan mo ipapasyal yan, di ba? Eh hindi na raw kailangan yan, sabi ni Justice Secretary Guevara. Sapagkat meron daw yatang kasunduan. Eh kahit ba anong kasunduan yan eh. Yung bang kasunduan eh, mas mataas pa sa batas? Yan ang tanong. Hindi pwedeng maging mas mataas ang anumang kasunduan, lalo't ito'y hindi naaayon sa batas. Sana kung dun sa kasunduan na yun, nakapirma yung Chief Justice of the Supreme Court, ano po? Wala naman nakapirma ron, sila-sila lang yun. Walang ipinagkaiba dun sa implementing rules and regulations. Na sila-sila rin ang gumawa, mga kaibigan, kung paano didiskartihan yung pagpapalaya sa mga convicted sa kasong mabibigat. Lalo na mga life sentence. Eh karamihan sa mga paliwanag natin o interpretasyon natin, eh kumakatig yun dun sa sinabi ni Estilito Mendoza. Walang nagtanong nun, tayo lang ang nagbanggit nung misa nun, di ba kinukuwenta yung kay Sanchez? Kinukuwenta po yung GCTA niya. Akalain ninyong naka-40, na siya, 40 years ng katumbas. Yung discount niya na nakuha. Tapos ay kapalit nung paglaya na niya. Eh sabi nga natin, granting for the sake of argument. Kinuwenta mo yan katumbas 40 years. O di ang nawawala lang sa kanya, nadi-discount lang niya, isang habang buhay. Ang hatol sa kanya siyam na habang buhay. Hindi ho ba malaking katarantaduhan yan? Kwentahin mo yung GCTA doon sa siyam na habang buhay. Hindi doon sa isang habang buhay lang. Dahil yun ang hatol sa kanya. At bali ba, mga kaibigan, pansinin ninyo ha, ang mga nakalabas po dyan,
na nagbayad daw. Lumalabas yan sa investigasyon ng Senado. Yung palang investigasyon ng Senado kahapon, eh tuloy-tuloy pala yun, hanggang gabi pala yun. Hindi lang natin napanood sa telebisyon. Doon lumutang yung nagbayad at itinuro niya yung isang opisyal ng New Bilibid Prison ng Bureau of Corrections na pinag-abutan niya ng pera sa mismong bahay. Ang apelyido nun, Roque. Isipin ninyo yan. Ito, pansinin ninyo. Lahat po ng mga pinalalaya, kasama na po yung nasa custody ng Philippine Marines. Ang mga nabigyan ng priority makalaya, nag-qualify sa GCTA na ang pinagbasihang implementing rules and regulations, sila-sila rin ang gumawa. Alam nyo kung ano dapat nyo mapansin. Eh lahat yun ang galing sa maximum security. Eh bakit nauna yung maximum kaysa sa minimum, kaysa sa medium? Hindi ba kung meron dapat palayaing unahin, kung talagang first come, first serve yan, mga kaibigan, eh, mauna yung pong mga mabababa lang ang sentensya, hindi habang buhay ang sentensya. Yung mga nasa medium at saka minimum security. Yan ang pansinin ninyo. Bakit ang nakalaya sa panahon nila Bato, nila Paeldon, hindi pa natin alam yung mga sinunda nila. Ang malinaw lamang po dito na umaming kasi si Bato at hindi naman mapasinungalingan yung records na naglabasa na sa pahayagan, eh puro galing ho mga kaibigan sa maximum security. Yan ang ipagtaka nyo. Hindi ba common sense lang yun, sentido kumon? Kung meron dapat maunang mapalaya, eh itong ano, mabababa lang ang sintensya na nakakulong sa ano, sa medium at saka minimum security. Eh nauna pa yung maximum eh. Eh lahat yan, puro life sentence. Hindi ho ba katakataka? Aba eh, kung ako si Paeldon, maiiyak talaga ako dyan. Napakahirap ipaliwanag niyan. Nagmamaang-maangam pa eh, itong ano, nagka-cash in siya ngayon, kinakasangkapan niya ngayon, eh, itong pagkakabulgar laban sa kanila. Na for sale talaga yan pong kalayaan, yung freedom. Freedom for sale. Sa pinamagatang GCTA. Ayan ho, ano ha? Eto ngayon, dahil pinababalik na sa utos ni Presidente Duterte, kasabay ng pagsibak kay Paeldon. Balita po, daming tumatawag ngayon sa Bureau of Corrections. Ating gabi na, nagsisipagtawagan pa. O eto ngayon, di ba may order si Presidente Duterte na sumuko itong mga pinalaya nila? Eh ba't ang binabanggit lang yung kay Paeldon? Dapat pati yung kay Bato, pasukuin na rin yun. Kaya lang, eh, gano'ng karami doon ang nakalabas na ng bansa?
Siyempre, kasi yung mga lalo na yung mga nakakulong sa maximum na napalaya, napapalaya ba yun ng walang pera? Eto na nga po eh. Meron na mga testigong lumutang eh. Ibig sabihin, may kakayahang magsipagbayad yun. Eh, gano'ng karami dyan na nakalabas na ng bansa? Saan mo hanapin yan? Para kang naghahanap ng, ano, ng karayom sa talahiban. Meron daw sumuko, 10, hindi naman pinapangalanan. Kaya baka saywar lang yan para ika nga po yung iba eh kwan. Ma-inganyo na sumuko na rin. Eh, pero paano yung binayad? Yan ngayon ang tanong. Yan ngayon ang mabigat na problema ni Paildon. At saka ng mga kwan, Bucor officials na nagsitanggap dyan at nakinabang dyan. Malaking panganib yan, ha? Ito, may sinasabi nga si Tito Soto, ang bayaran daw eh. Meron daw nakapagsabi sa kanya na 1.5 million. Bagay na bagay pa naman yung kanta ni Jograd dito, no? May price tag. Panawagan po mga kaibigan eh, sumuko o baka matokhang kayo pag hindi kayo sumuko. Meron daw sumuko, tumawag pa raw kay Paildon. Eh, delikado yan kung yung pagsuko na yan. Eh, maganda yan, pag-usapan natin. Pero may mga ano yan, ha? May mga sinasabi sa ay, mga legal luminaries tungkol dyan na pwedeng merong ma-violate na karapatan, constitutional rights, itong mga taong ito. Saan ibabase? Ano, ikukulong ba sila ulit? Yan po eh, mga kaibigan, lintik itong ginawa nilang ito, no, na nabisto. At si Bato raw, mga kaibigan, ayon sa Malacanang daw, eh pwede rin maimbestigahan po sa pagpapalaya niya doon sa heinous crime convicts. Mga kaibigan, nun siya nakaupong Bucor Director, Bureau as in Bureau of Corruption. Eh, back to jail daw yan, mga kaibigan, sabi ho. Sa utos ni Presidente Duterte within 15 days. Ito naman si Juan, si Albayalde, na mahilig magsasalita, di naman totoo sinasabi. Nung wala pang order na hulihin niya mga yan at pasukuin niya mga napalaya na yan, ba nagmagaling na si Albayalde sa media, di raw nila huhulihin. Enemy order, huhulihin. Nung una, wala raw silang pagbabasihan sa batas. Pero nung sinabi ni Presidente Duterte, eh hulihin na nila. Asan yung batas na sinasabi niya? Ba, eh ano lang yan, ha? Hindi binibi, eh, isipin ninyo, si Bato tsaka si Paildon,
isa lang ang krimen, pareho. Nagpalaya sila, inabuso nila itong batas na wala naman sa batas. Ginamit nila ito, pinaglaruan nila, pinaikutan nila. E tiyak na nagkapera sila dyan. Imposibleng wala, di ba ho? Sino maniniwala sa inyo? Yung Philippine Marine? Eh, automatic na yan eh. Ang mga ebidensya, pwede nang gamitin ng ombudsman, yung mismong testimony sa Senado. Di bahala na silang magpaliwanag sa Sandigan Bayan, i-file na nila. Ang hirap eh, tanggal, patatagalin. Alam niyo naman dito, publiko. Alam naman ninyo mga Pilipino, nukno ka ng pinakamadaling makalimot po sa buong mundo, Pilipino. Mga ningas kugon. Diba, pinakikialaman, mahilig pa itong mga Pilipino kapag merong binibitay sa ibang bansa tungkol sa droga, nahuli, nagbitbit ng droga. Bay, ang iingay natin dito, kahit gumawa ng krimen yung Pilipino sa ibang bansa, ba, napakababait ng mga Pilipino, ano po? Pinagmumumura, pati yung bansa eh, kung saan bibitayin yung Pilipino eh. Pero dito, pag nakatakas po yung drug lord, o kaya pinalaya yung drug lord, puro tahimik. Paano tayong hindi pagtatawanan? Bakit ba yung mga inchik pagka nahuhuli dito, yung mga galing sa mainland China, di ba? Oh, magmamaneho ng sasakyan, walang lisensya, nakainom, etc., etc., nakaka-aksidente, tumatakbo, lahat na po eh, resisting arrest, walang papeles. Bakit nila nagagawa yun? Alam nila, tapal lang ang katapat niyan. Tapalan mo ng kwarta. Alam nila, walang hindi nabibili dito sa Pilipinas. Ang batas dito, for sale talaga yan. Ayan na, maliwanag na yan. Ito po mga kaibigan, di ba? May mga nagsisipagtawagan, walang puknat, doon sa Bucor. Ha? Alam nyo, laging tanong, ganito tatawag. Hello? Ano ba may paglilingkod? Hindi ako, may tatanong lang. Nandyan mo ba si Pael doon? Sabihin nung ano, nung nakasagot, naku, wala na ho eh. Bakit o? Tinanggal na ho ni Presidente. Ganun ho ba? Sige, salamat ho. Binaba telepono. Mamaya na naman, tatawag na naman siya. Hello? Ano po may paglilingkod? Tatanong ko lang ho kung nandyan ho ba si Pael doon? Bay, wala ho. Hindi niyo ba kayo nagbabasa ng dyaryo at nakikinig ng radyo? O kaya nanonood ng TV? Tinanggal na ho ni Presidente. Ganun ho ba? Salamat ho. Binaba. Maya-maya na naman. Tumawag na naman. Hello. Ano pa may paglilingkod? Diyan may tatanong ho ako eh. Di ba kayo tumawag dalawang beses na? Oho, ako nga ho eh. Pasensya na ho kayo. Sabi nga noon. Wala na ho rito si Pael doon. Sinibak na ho ni Presidente Duterte. Ganun ho ba? Huwag na kayong tatawag ulit ha. Naku, hindi ho. Pasensya na ho kayo ha.
Kasi yo, talagang gusto ko lang marinig na tinanggal na siya ni Presidente. Yun, ha? May isa pa. Delikado yan. Kasi pinababalik yung mga bilanggo, di ba? Eh ngayon, nabuko eh. Ang sabi ho nung testigo na lumutang mga kaibigan, eh, meron daw, nagbayad sila ng 50,000. Ito hindi mabigat sigurong krimen ito, mga kaibigan. Ano, ha? O hindi mabigat ang sentensya. O, 50,000 sa madali sabi, naibigay. Pagkatapos, pinagpa-bukas-bukas na siya. Pinagpaliban-liban na. Hanggang sa nang sumabog ngayon itong issue, mga kaibigan. So, sinamantala na rin nila. Ito na pagkakataon para mabulgar yung kawalang hiyaan dyan sa Bucor na yan, mga kaibigan. So, nagpunta sila sa Senado at ikinuwento nila. Ako'y naniniwala na meron pang iba na magsisilitawan dito. Ngayong sila e pinababalik na muli sa bilangguan at binigyan sila ng ultimatum na maari silang matukhang kapag ka hindi sila nag-report para ibalik sa kulungan. Paano ngayon? Ito ngayon ang tanong, ha? Sa harap nitong mga naglabasan na mga ika nga po eh testigo at naniniwala ko may lalabas pa. Bakit? Eh si Tito Soto may sinasabi iba. Itong sa investigasyon 50,000 ang hiningi sa kanya. Hindi naman napalabas yung kanyang ipinapakiusap, mga kaibigan. Nakakulong din. Di ba? Sa madalit sabi, mga walang hiya talaga ito. Ha? At saka alam nyo, halimbawa na, no, eh papano yun? Maliit na halaga yun kung tutuusin ninyo kumpara doon sa iba sa sinasabi ni Tito Soto na merong yung mga mabibigat ang kaso, merong nagbayad 1.5 million daw eh. Oh, eh siguradong meron na silang ilalabas na testigo kasunod nito, mga kaibigan. Ha? O ngayon, paano ngayon? Ito ngayon ang tanong. Ang dami niya, no? Ha? Itong pinag-uusapan ito, 1,000 plus lang, ang talagang kabuuan na napalaya na sa ilalim ng GCTA na yan. Simula pa nung previous administration hanggang ngayon, mas umabot na raw sa 20,000, di ba? Ang pinag-uusapan dito ay less than 2,000 inmates, mga kaibigan. Ngayon, paano yan kung itong mga taong ito, ha? Ito ngayon, paano kung sasabihin nila lahat ngayon, lahat sila nagbayad, ha? Kapalit ng kanilang kalayaan. Anong gagawin ng gobyerno? Oh, sige nga, yan tanong ko, ha. Katulad nung isang araw, tinatanong natin, paano yung kwentang ginawa ninyo kay Sanchez kung nakalabas yan? Sipin mo, 40 years na raw, kaya nag-qualify na sa GCTA. Eh yung sabi ko, siyam na habang buhay ang hatol dyan eh. E di kwentahin mo yung siyam na habang buhay. Bawat isang habang buhay, 40 taon yun. E nakaka-apat na pun taon pa lang siya. Oh. Ha? Times 6 pa ang kailangan niyang bumuin sa bilangguan kung mabubuhay pa siya. Hindi ho ba? Oh. Ngayon, yan, sabi ni ano yan, ha, ni Estilito Mendoza. O, hindi ho ba? Itanin nyo. Eh, dating ano kasi, si Estilito Mendoza, nag-volunteer siyang magpunta sa Senado. Ha? On his own. Nagpunta siya ron bilang isang dating naging kalihim ng Department of Justice.
Hindi ba? Naging Secretary of Justice yan. Ang bait na nga sa kanya ni Gordon ngayon eh. Gaganda na ng mga sinasabi ni Gordon eh. Naging professor ko niya yan. Pero may nakuwento ko sa inyong tagpo, di ba? Na nangyari nung araw sa Manila Hotel. Oh, nung tatakbo, yung snap election ito eh. Tatakbong presidente si Marcos, di ba, KBL. Ginawa yung convention sa Manila Hotel. Oh, nandun ako eh, nagko-cover ako eh. Nasa isang kwarto kaming malaki ron na nandun ang lahat ng mga media. Merong malaking screen na papanood namin. Yun ang nangyayari dun sa mismong pinagdarausan ng convention. Be, akalain ninyo ito ha, bihira na nakatatanda nito. Oh, maraming nandun pero ewan ko kung natandaan pa nila. Binara ni dating secretary ano to Estelito Mendoza si Gordon. Ha? Nagyabang si Gordon doon eh. Kasi 'di ba makakalaban ni Marcos si Cory, 'di ba? Oh. Di kanya-kanya ng pagsisipsip doon kay Marcos. Yung mga nandun. At doon din yung naiproklama si Tolentino, si dating Senador Arturo Tolentino. Doon din siya naiproklama na magiging vice presidential running mate ni Presidente Marcos. Alam ba ninyo, sabi ni nagtalumpati yan si Gordon, nagpasikat doon. Ang sabi ni Gordon, oh, we can never trust the Kapampangans. Sabing ganon. Mga kaibigan, hindi raw mapagkakatiwalaan ang mga Kapampangan. Abay, tumayo si ano, si Estelito Mendoza at binara si Gordon. Kasi si Gordon, natangay ng, alam niyo naman si Gordon, di ba? Madaldal yan eh. Oh, eh natangay ng kanyang ano, ng kanyang emosyon kung ano-ano nasabi. Eh Kapampangan si Estelito Mendoza, tumayo. Ang sabi ni Estelito Mendoza, I beg to disagree. Ayan, tandaan ko yan. Ewan ko kung yung panahon na yon na mga nagsidalo ron, kasama na mga medyang nandun, ewan ko kung may nakatatanda pa nun. Oh, okay, bata-bata pa ako nun eh. Oh, nagsisimula pa lang tayo halos nun eh, sa media, mga nakakatatlong taon pa lang tayo nun. Ngayon, eto na ho. Ah, dinasabi na, paano ngayon? Kung ang lahat ng presyong ito, kaya nga ako duda eh, na merong mga pinupuntahan na sila eh, na tao, yung mga napalaya, itong si Paeldon, kumikilos yan para magapang yung mga tao na huwag kayong mag-i-squill na nagkaroon ng bayaran dito. Yan! Kasi merong napabalita kanina, parang naulinigan ko sa news, na meron daw napalaya na tumawag kay Paeldon. Bakit siya may number ni Paeldon? Hindi ba? O yun, magtaka na kayo ha. Ibig sabihin, ginagapang na nila ito mga ito para mapatahimik. Di ba? Kasi napakalaking ano na ito eh. Iskandalo na. Itong wala nang kalusot-lusot dito kung tutusin mo. Kahit hindi ako abogado, ha? Eh, pasalamat kayo. Hindi kami naging abogado, hindi kami naging judge. Dahil kung naging judge ako, pakukulong ko kayong lahat. Ha? Alin? Ako? Ombudsman? Naku, mga kaibigan. Pasalamat kayo, hindi kami naging abogado, hindi kami naging ombudsman. Ha? Kasi base lang dyan sa mga testimonya nila. Ito mga lumabas sa periodiko. Ang nag-testify sa Senado, tandaan ninyo, mga opisyal din ng gobyerno, yung Board of Pardon and Parole, tsaka yung Justice Secretary. Yan lamang mga statement na ipinahayag nila dyan, mga kaibigan, at nasukol sila dyan. Yan gagamitin ko pwede sa pagsasampa kagad ng kaso. Di may kaso ka na, kagad. Oh, mga kaibigan,
May kaso na sila. Yun lamang pagpirma nila sa pagpapalabas ng mga preso, wala silang authority. Walang batas na pinagbabatayan eh. Ang kine-claim nilang authority na meron sila na pwede silang pumirma, ibang batas yung sinasabi. Hindi kaugnay, walang kaugnayan dito sa GCTA eh. Mga kaibigan eh. Sa ibang batas eh. Yung ginagamit nila. At naniniwala, di ba? Sila Guevara na wala silang authority. Ultimo ang presidente ang nagsabi na mismo na hindi kayo sumunod. Hindi ka sumunod. Bakit? E paano? Ang sabi raw niya, bago palayain, kailangan ikuha muna ng clearance sa higher authority. Sino ba yun? Di ba presidente yun? Mga kaibigan, hindi nga sila pumunta kay Guevara. Hindi nga sila kumonsulta. Ang kinonsulta lang nila, anino nila eh. Pati si Bato, pareho yun eh. Parehong-pareho, kaya may kaso na eh. Hindi ba yun ang mandate ng ombudsman? Base lamang sa mga yung tinatawag na motu proprio, pwede ka mag-initiate eh, ng investigation at pagpapail ng kaso on its own. Mga kaibigan, sa sarili nila nang walang complainant ay pwede nilang gawin ang pagsasampa ng kaso. Yan ngayon ang parang nakikita natin ginagapang na ngayon nitong mga tracker, yung mga napalaya para hindi magbigay ng ng statement na lalong magdidiin dito kay Lapaildon, kay Labato at sa mga mandurugas na opisyal ng Bucor, kung sino man ang mga kumita dyan, mga kaibigan. Ngayon, paano nga kung hindi nila magawa yon at marami dyan ang magsabi na nagbayad sila? Paano yan? Yan ang tanong. At hindi pa yan. Hindi kaya mag-isip ng iba. Ito mga napalaya. Parang ang nangyari, para silang naswindle. Hindi ho ba? Kundi dahil sa mga katarantaduan ninyo sinali nyo si Sanchez dito talagang ano yan mainit na mainit yan, naisali nyo si Sanchez. Umusok ngayon ito, sumingaw ngayon itong kalukuhan ninyo, nagbayad naman kami sa inyo, ngayon pababalikin kami. Kung nakapagbayad yun, kapalit ng kalayaan, hindi ba sila makakaupa ng tao para ipahunting naman itong si Paildon? At saka yung mga Bucor official na yan. Katunayan, yung isa napatay, di ba? Yung assistant nitong Roque. Assistant niya pala yun eh. Mga kaibigan, yan pala mga nagpapalakad doon. May mga tao sila rin sa loob. Kung sino mga may gustong makapag-avail nung pribileyong yun sa batas, kailangan may pambayad ka. Pag wala, yun yung sinasabi natin, di ba? Para nakita mo na nilalakad yung kaso, dadaling kay Paildon, kay Bato. Ano ba ito? Sir, ano yan eh? GCTA, pwede na lumaya. Good conduct ho yan eh. Good conduct. Magkano ito? Naku, wala akong pera yan eh. Sabihin mo, sa isang taon na siya good conduct, ngayon hindi pa. Ganun eh. Mga kaibigan, di ho ba? Ngayon, paano ngayon? Ito pa isa, pinahamak ni Paildon. Yung media, meron siyang binanggit na media ron eh. Nabale, yun ang mas nauna
na tumawag ayon sa kwento nila. Sila mismo nagkwento niya sa Senado. Eh, mas naunang tumawag yung isang media na gustong makausap si Paeldon. Oh, mga kaibigan, di ba si Deo Macalma yon sa kabilang himpilan? Oh, eh delikado ngayon pati buhay ni Deo Macalma. Isipin ninyo, bakit? Kasi kung hindi niya natawagan si Paeldon, parang deliberate yung ginawa ni Paeldon, ipahamak si ano eh, si Deo Macalma eh. Ha? Bakit to? Kasi kung hindi siya tumawag, hindi pala mabubulilyaso yung paglabas nila. Hindi ba? Eh ngayon, nabulilyaso ngayon. Pati yung mga nakalabas na, nabulabog sila, mga kaibigan. Kailangan silang bumalik ngayon. Kung hindi, eh pwedeng ipag-utos daw na shoot to kill. Ewan ko kung anong batas yun, mga kaibigan. Ha? Yan ngayon ang hirap. At saka alam nyo na, pagka may nangyayaring bulilyaso na ganyan, ano nagiging reaksyon kunyari ng gobyerno para makita na meron silang ginagawa para i-address yung naging problema. Ano ba yun? Hindi yung lahat ng katiwalian sa loob ng bilanggo. Malilinis mo pa ba yan? Kung hindi mo gagawin yung tunay na solusyon dyan, ang problema, yung mga yan, gagawa, sigurado yan. Nang public consumption, hindi ho ba? Para may maipakita sa tao, mag-initiate sila ng kung ano-ano kunyaring reforma dyan sa loob. Ha? Ang masama dyan, yung gagawin nilang kalupitan laban sa paghihigpit nila, laban sa mga ang mapahihirapan nila ngayon, yung mga preso na naman. Eh hindi naman yung mga preso gumawa ng kalukuhan. Sabi ko nga sa inyo, kung nagbayad man yung mga yan, hindi na nila kasalanan yun. Kahit si Sanchez, kasalanan ba ni Sanchez yun? Ano kasalanan niya dyan? Ha? Eh, available yung opportunity. Hindi ho ba? Na mapagsamantalahan nila. Kung may pera ka, pwede mong bilin. Oh, eh nabibili yung opportunity, bakit hindi ko bibilin yun? Sino man sa inyo? Kahit hindi kayo preso, gagawin ninyo yun, di ho ba? Basta't may oportunidad, hindi mo nakasalanan yun. Oh, kasalanan ba nila yun? Bakit? Sila ba gumawa ng batas? Hindi. Gobyerno gumawa, kaya lang, sinalaula. Neto mga walang ya sa Bucor, mga kaibigan. Ay sabi nga sa inyo eh, doon pa lang sa pagpapalaya, nakita ninyo, mapapansin ninyo ngayon, puro mga, kung sino yung mga nasa maximum, eh yun ang ano, nabibigyan ng pribileyo na mauna, o maunang makapag-avail ng privilege dito sa GCTA na ito, mga kaibigan. At nauna makalaya kaysa rin sa mga bilanggo na nasa minimum at saka aquano, ha? Ano ba 'yon? Yung kanina, medium. Oh, minimum, medium at saka maximum. Oh, mga kaibigan, 'di ba dapat mauna 'yon, yung mas mabababa ang kaso? Eh ba't nauna yung mga 'yon? Mga drug lord pa man din. Yun ang matindi, pinakamatindi ron. Droga ang kaso. Hindi ko ba na, hindi consistent, kataka-taka yun. Di ba? Sa kampanya na inilunsad ng administrasyon kontra droga. Mga kaibigan, ano sasabihin niya? Anong explanation yun meron? Anong paliwanag? Paano nyo maipaliliwanag yan? Oh, hindi ho ba? Eh, yan ba dahilan kung bakit hindi nahuhuli yung mga drug lord? O di meron ng ano ngayon? Talagang ang
walang intensyon na itong kampanyang ito ay nakatutok lamang para sa mga hampas lupa, sa mga maliliit, dun sa mga biktima. Biktima lang ano? Biktima lang sila ng droga eh. Naging adik eh. O, sino ba pinisala nun? Sarili niya. O, may kasalanan siya sa sarili niya. Eh, eto mga drug lord na hindi nahuhuli. Wanted daw, pero hindi naman nahuhuli. Paano mo mahuhuli kung di mo inahanap? At pag nakita mo naman, biglang matatakban yung mata mo kasi may pera. Oh, mga kaibigan. Hindi ba? Ba? Eh, yan yung mga pumisala dyan eh. Nakaramihan, sila yung naging biktima nung madugong kampanya. Ang kasalanan lang nila, eh, adik sila. Ang kasalanan nila, pinisala nila yung sarili nila. Wala silang ibang tao. Eh, mali, iba na yung mga gumagawa ng kahayupan kapag yung, ano na, yung nasa impluensya ng droga, lima, ng gahasa, eh, huliin mo siya. Base dun sa krimen na ginawa niya. Hindi ba? Eh, pero kung yan, umihitit lang, nag-a-addict lang yan, yun lang ang krimen niya, eh, ang lupit ng ginawang kampanya dyan, di ba? Eh, bakit itong mga drug lord hindi na uli? Bakit itong mga nakakulong na nga, eh, pinalalabas pa? Huli na nga. Oh. Yan ang problema natin, ano ho, naging masyadong, ano na ito, lumaki na, masyado, naging talagang negosyo ginawa. Ha? Mga kaibigan, kapal pa ng mukha ni Bato. Isa lang daw pinalaya niyang drug lord. May pinagmalaki pa niya yun. Sipin ninyo, anong klaseng mga moralidad meron itong mga taong ito? Oh, ngayon, paano ngayon yan kung maisip ngayon ng mga nakalaya? Eh kung hindi tumawag itong nasa mediang ito, yung broadcaster, eh, hindi sana ano, hindi sana naggulo lahat itong paglaya natin, di ba? O pati si Sanchez. Oh. Mga kaibigan, alam niyo yung asawa ni Sanchez, may nalalaman 'yan eh. Ha? Eh kaya iniipit siya rin sa kwan. Hindi ang purpose eh idiin si Sanchez. Kung hindi, para mapilitan siyang kumanta. Ituro niya o ikanta niya kung magkano binayad niya. Kaya nga malakas ang loob niya eh. O, hindi ho ba? Eh, ito, tinanin niyo, wala nagsasabi nung sinabi ko, di ba, na para pambara mo ron sa asawa ni Sanchez na walang kasalanan si Sanchez. Isa lang ang sagot dun eh. Wala palang kasalanan niya, bakit kayo nag-apply ng pardon? Hindi nyo ba alam na ang pinapardon lang, pardon nga eh, patawad eh. Di ba? Ang pinapardon lang, yung pong gumawa ng kasalanan, nakagawa ng kasalanan, yun lang ang pinapardon. Tapos sasabihin mo, walang kasalanan yan. Humihingi ka ng pardon. Di ba? Pero may nalalaman yan, alam nyo ang issue doon, yung SIM card. Hindi ba ang paliwanag ng pamilya eh? May tumawag sa kanila kaya nila nalaman, kunyari, nalalaya na. Hindi totoo yan eh. Mga kaibigan. Kaya mayroon tayong suspecha na yung napatay na Bucor official, yun yung kausap nila eh. O kaya, eto, suspecha lang ha. Baka si ano, si Salvador Panelo. Di ba? Kaya hinahanap ng mga senador yung SIM card. Mga kaibigan. Ito naman si Panelo, wala namang issue malaki sa kanya. Eh, kwan, para nagpanik. Nagpanik siya nung ilabas ng Board of Pardon and Parole yung sulat niya. Eh, dapat magalit siya doon sa pardon and parole, yung official na yon.
Oh, eh ba't sa media siya nagalit? Samantalang yung media, eh isinulat lang yung istorya base dun sa nangyari sa Senado. Hindi ho ba? Oh, eh bakit pinagbantahan agad na ididimanda? Eh, ibig sabihin, nagpanik. Ba't ka nagpanik? Anong dahilan? Oh, yun ang matindi ngayon, mga kaibigan. Kahit ano pang takipang gawin mo dyan, iba yung perception sa publiko. Sabi nga sa inyo, kung yung sulat lang ang issue sana, kuwang ipanelo, baliwala yun eh. Bakit? Eh kahit sino naman, pwedeng trabaho naman nila yung mag-endorse. Di ba? Ang issue lang doon is yung delikadesa niya. Kasi abogado siya ni Sanchez. Hindi ba? Yun lang ang issue sa kanya eh. Oh. Eh bakit biglang-bigla eh nagpanik siya? Yun ang sinasabi natin. Na yung kayang mga pagre-release ng preso, especially yung naudlot na pag-release kay dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez, mga kaibigan. Yung kaya eh, walang nag-impluensya kay Paeldon. Yan. Ah, para pirmahan yung release order niyan. Kasi oh, nabuko lang eh. Di ba? Oh, kung hindi nabuko, wala na eh. Katulad nung mga sangkot dun sa Chong Sisters at iba pang krimen. O, di ba? Nakalabas yun, walang balita. Di ba? Walang kamalay-malay. Ni yung mga pamilya, yung mga offended parties, mga kaibigan, yung mga victims. Oh, any hindi sila na-inform eh. Hindi na ipagbigay alam sa kanila. Katulad nung kay Sanchez, hindi rin alam ni nung pamilya nila Sarmenta yan at saka nung Gomez. Hindi, walang malay. Eh, hindi ba ano yun, highly questionable lahat yun, mga kaibigan? Ha? Anomalous. O, kaya wala nang ano eh, wala nang kailangan pa ang ombudsman eh kung talagang gusto nitong mag-file ng kaso. Wala eh. Sabi nila, magpapail kami ng kaso. Kailan nila sinabi? Nung binanggit ng Malacanang yung possible na pag-imbestiga ng ombudsman. Tsaka lang sila pumapapel. Tsaka lang sila magsasalita. Eh, alalahanin ninyo. Yung ombudsman eh, constitutional body yan. Oh. Mga kaibigan, walang pakialam ang executive dyan. Eh, ba't kayo humihingi ng queuing? Bakit kayo naghihintay ng signal magmula sa executive? Yan yung sinasabi natin sa mga nakaraang pagkakataon eh. Na itong gobyerno, ngayon lang tayo nakakita ng ganito na hindi po kumikilos, hindi gumagana. Ha? Itong mga departamento, mga agency ng gobyerno nang walang dikta sa kanila. Naghihintay sila lagi. Ha? Mga kaibigan, pag kami nangyaring ganyan, mga nakanganga, ha? Ano kaya sasabihin ni Presidente para may gagawin tayo? Walang ginagawa eh. Oh. Wag na kayong magmamanga kasi yung unang-unan dapat ginawa nila ba to kung talagang totohanan? Kasi nga hindi, hindi totohanan eh. Walang totohanan eh. Doon sa sinasabing pagbabago o binabaliwala nila eh. Yung kampanya na inilunsad ni Presidente Duterte para sa pagbabago. Oh. Eh nangyari para sa panggagago to eh. Di ba? Panggagago yung ginawa nila eh. Oh. Balikan natin itong tungkol dito sa ano ha, sa viewcore na to, mga kaibigan.
Siyempre, mag-i-initiate sila ngayon ng mga kunyari. Kunyari lang naman yan eh, kasi hindi tayo maniniwala na lahat ng katiwalian dyan matitigil. Magagawa lang yan na maipatigil at magkaroon ng panibagong simula, ha? Ng panibagong tiwala. Una, maayos ang ating mga kulungan. Ha? Nakita ba ninyo yung Muntinlupa? Di ba? Pinakikita naman sa television. Parang may subdivision dun eh. Yung mga kubol, may mga bahay pa nga eh. Mga kaibigan eh. Hindi mo ba? Oh. Meron bang ganyang kulungan? Ah, ang nasusunod yung nakakulong. Ah, kailangan dito, nakulungan, yung facility, prison facility natin, eh, kamukha na rin yung sa ibang bansa na kung hanggat maaari, isang selda, isang tao. Oh, mga kaibigan. At hindi yung palaboy-laboy dun sa compound ng bilibid yung mga tao. Di ba, nasa labas? Lakaran ng lakaran doon. Anytime na lumakad sila, pwede. Oh. Ah, saka nakakita ng ganong kulungan. Kulungan ba yun? Mga kaibigan. Eh, kulungan nga, pero yung may pera, eh, ikuan sila. Yun pa lang, corruption na yun eh. Alam nga naman pumayag yung mga gwardiya ron, yung Bureau of Correction, na makatira ka sa kubol nang wala kang binabayad. Kaya ka nga nila ina-allow doon, very obvious yun. Unang-una pa dyan yung food supply lang eh. Yan ang pinakamalaking katiwalian dyan na isa. Eh, mataki ninyo, may sariling budget yan, di ba? Oh, para sa pagkain, magkano yung budget na yun? Mga kaibigan, sa laula pa yung pagkain. Talagang tipid na tipid yun at saka baboy pa pagkaluto nun. Yung klase ng pagkain binibili nila para makurakot nila, wala naman mga puro biding-bidingan ng mga kwan dyan eh. Supply ng pagkain dyan eh. Bakit? Importante dyan yung kita, yung kickback. Di baling malason yung mga preso dyan, galisin doon sa pagkain nila, mga kaibigan, eh walang kwenta sa mga opisyal yan. Oh. Di ba? Yan, corruption yan. Matatanggal nyo yan? Sino maniniwala sa inyo? Magdi-designate daw ng mga OIC. Ang kailangan ninyo dyan, eto kita mo ha, eto lumabas na naman sa investigasyon kahapon. Yung babae, yung pumirma ng walang authority, lalo siyang walang authority. Kung si Pael doon, wala. Di lalo siya. Bay, siya pumirma. Di ba, kino-cross-examine siya nila, Juan? Tinatanong siya nila ng mga senador. Hindi ko man inabot, pero nabasa ko na sa dyaryo eh. Itong babae, ang daming palusot. Parang lumilitaw, hindi niya alam ang kanyang ginagampan ng tungkulin. Isa na naman yon sa madalas nating binabanggit sa programa natin. Ano ho yun? Alam mo, hindi pwede yung ganun eh. Tinatanong siya kung ano-ano sinasabi niya na lumilitaw, parang hindi niya alam kung alin ang tamang trabaho niya. Ano dapat niyang gawin? Bakit? Yan ang katunayan na tama ang sinasabi natin na dapat lahat ng papasok sa gobyerno magkaroon ng seminar, dadaan ka sa seminar or orientation na ang pag-aaralan mo ha, ay yung Republic Act 6713. Ayun na yun eh. Yeah, sila pa Eldon. Bakit kayo napilipit na ganyan? Hindi nyo sinunod yun eh. 6713. Lalo na yung babae kahapon, yung superintendent. Oh, mga kaibigan. Eh, 6713, nandun lahat yung trabaho nila eh. Lahat ng empleyado,
o opisyal ng gobyerno, nakasaad lahat doon. Kaya nakita ninyo, kapag ka ang public officer, employees or official, nasampahan ng kasong Graff, halimbawa, hindi lang Graff ang kaso niya. Meron pa siyang kaso, yung violation of Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Hindi nyo ginagawa yan eh. Nakita ninyo. Ayun na, lumalabas na ang katotohanan. Ha? Konti lang naman ang mga mga sinasabi nating paulit-ulit dito eh. Yeah. Ha? Pero lahat ng yan ang mga inisyatibo na pwedeng gawin ng pamahalaan para talagang magkaroon ng pagbabago. Hindi yung i-appoint mo si ganito, lagay mo sa ganon, puro hindi alam ang trabaho eh. Ultimo yung mga empleyado, hindi alam ang gagawin eh. Mga kaibigan, lumabas yan doon sa investigasyon na ewan ko kung nagmamaang-maangan siya, ha? Pero kung dumaan ka dyan, sa seminar na yan, orientation, itinuro sa iyo, kinabisado ninyo yung Republic Act 6713 kasi mababa yun, mahirap kang sumabit. At pagka isinalang ka sa ganyang investigasyon, masasagot mo ng tama yung mga tinatanong sa iyo. Hindi yung nagtatanga-tangahan kayo, di ba? Sa pagsagot nyo. Pag nagtanga-tangahan ka, lumilitaw, hindi mo alam yung trabaho mo, lalabas? Ba't ka nandyan? Yun ang tanong eh, di ba? Ba't ka nandyan? Hindi mo pala alam. Yun, kasi nagpapalusot na sila. Pero kung yun, meron silang certification na natanggap na sila, na ipasa nila yung orientation sa Republic Act 6713. Wala sila may dadahilan eh. At makakasagot sila. Kung sinadya nila yun, huli ka na. Hindi ho ba? Ano ang ginagawa? Nagmamaang-maangan. Katulad si Paildon. Nung una, memorandum, hindi raw ano yun, release order. Ha? Mga kaibigan, kung ano tawag niya. Para tapos, bandang uli, hindi na siya nakalusot. Kasi meron na mga nagsasabi, yan naman talaga ang basihan eh. Sa pag-release ng preso eh. Yung pinirmahan mo eh. Parang sa custom eh. Di ba? Nilakad mo yung kargamento. Ang tinutukoy na release order ni Paildon yung exit pass. Yung paglalabas ka, yun na lang ipapakita mo, pass na lang. Kasi, na-comply mo na lahat yung requirements eh. Hindi yung mismong order, ha? Mga kaibigan, na pinirmahan niya. Ang tinutukoy niya, gusto niya palabasin, nasa custom pass siya.